Should you start a vlog in 2020? Yes. To sum things up, 1, just do it. 2, engage with people. Comment on their videos. Talk to them. 3, huwag ka magsabdusab. Be consistent and find your niche. Sa kasalukuyan. Hey Dad! What's up Martians? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo, video, and a little more about me. Hi Mom. Ito na naman yung damit ko. Tingnan ko kung black ito yung damit ko. So ngayong araw, pag-uusapan natin kung dapat ka bang mag-start mag-vlog ngayong 2020. Ikaw May, kung may pagkakataon ka mag-start ng vlog ngayong 2020, mag-vlog ka ba ngayong 2020? Oo, dahil quarantine, ang dami na manonood. Tsaka nawalan na ng trabaho yung ibang mga artista, so automatic marami ang magbablog na artista. Totoo yun. Ikaw dahil kung may pagkakataon na mag-vlog as a single, mag-vlog ka? No. Bakit? So may aso ka, mahirap na hirap sa bumaba ng hagdanan, 2 steps lang. Ano na? 2 steps lang yan! Kailangan mo pa siyang gabayan parang baby. Oop. Yo. Ikaw naman. Matanda ka pa naman. Ilang taong ka na. Halika na. Halika na. Halika na. Dahan-dahan. Matanda na yun eh. Ayaw niya. Bubuhatin natin siya. Ganda ng oras ngayon. Golden hour. So balita ko, since quarantine, excited ka na maggawa ng bagong YouTube channel. Isa lang masasabi ko, para sa iyo ngayong 2020. Kung balak mo mag-start ng isang vlog channel, isa lang ang sagot, go for it. Ganda nung reflection ng araw, kala mo may ilaw ako doon sa likod. And balita ko nga pala, maraming nawalan ng trabaho nung isang araw. Kung isa sa mga 'yon na, you know, nawalan ng trabaho, I'm deeply sorry, but for now, masasabi ko lang, let's all stay positive. Let's not be negative about what happened because everything happens for a reason. Maraming, you know, explanations like possibly may comeback kung bakit nangyayari, which is the usual cycle of how life is always going on. Puts you down, but after the storm, there's a rainbow. There's always a way to pull yourself back up. But focusing more for today's topic, should you vlog in 2020? That's a big yes. So Martians, isa sa inyo maaaring gusto mag-vlog at hindi nagtatry at hindi pa at ayaw pang gawin o ayaw pang gumawa ng vlog. Isa lang ang sagot dyan, subukan mo. Dapat ka mag-vlog ngayong 2020 dahil mostly everything is gonna be revolving sooner or later around social media. Although hindi yun solid na paraan at solid na dahilan para mag-vlog ka, still, that is also the question. Bakit ka mag-vlog or mag-i-start or magsa-start mag-vlog ngayong 2020? Napakaraming common reason para mag-vlog. Huwag sana kayong magalit, pero ito yung totoo at ito yung madalas na mabasa ko. Yung iba sinasabi nila, for memories, kasi gusto kong itago yung mga magagandang memories. Kasi gusto kong magpasaya ng mga tao sa channel ko and a whole lot crazy more. I'm not discouraging you guys dahil narinig nyo yung mga dahilan na yun or yun yung mga posibleng maging dahilan nyo in the near future kung bakit mag-vlog kayo. But the main purpose of this vlogging is something na katulad ko, na-realize ko siya when I started out kasi konektado siya sa kurso. Ang vlogging naman kasi ay maraming pwedeng kabagsakan. By that, I mean meron kang niche. When you vlog, there's a theme. There's supposed to be a theme. Like let's say mahilig ka sa kotse or mahilig ka sa camera. Pwede rin kayong mahilig sa laruan. Mahilig ka mag-workout. Katulad ni Average Joe Workouts. Side note, kung kilala niyo si Average Joe Workouts, kung OG kayo sa channel niya, siya nga pala si John Santana. Mag-subscribe kayo sa channel niya. And a whole lot more. Kadalasan yan yung mga nagiging problema ng mga baguhang YouTuber na hindi alam ang gagawin sa channel nila. Bukod sa magsa-start ng vlog, they always start up with introduction videos, get to know me videos, you know, all that crazy stuff. Pero kasi masasabi ko lang Martians, pro tip, coming from me, personally, a train of thought na dapat shinare ko sa inyo dati pa or dapat din naisip ko to dati pa. Kapag gagawa kayo ng bagong YouTube channel, isipin nyo yung gusto nyong
niche. Which is, yun nga, kung anong hilig nyo, yun ang i-vlog nyo. And to be honest, the second factor that's going to affect you when you start a vlogging channel is that yung mga taong susuporta sa'yo. Yung iba, swerte kasi may personality na sila, marami silang friends, sikat sila sa high school, college. But if you're a random person who's very shy, wanting to start a vlog, there are so many ways to expose yourself and kailangan mo ng confidence. Confidence, kapal na mukha, lakas ng loob, dapat lahat yun patong-patong. Wear your weakness like armor. Kung anong insecurity mo, embrace it. Kung ano yung sa tingin mong mahina ka, dun mo pilitin mag-excel at dun mo pilitin gumaling. Kung mahina ka magsalita, mahina ka, wala kang alam sa camera, all those stuff. Dapat handa mo yung sarili mo. But focusing more sa mga mangyayari after mo mag-start ng isang YouTube channel is suporta. Huwag kayong matakot humingi ng suporta sa mga kaibigan nyo. At syempre, huwag kayong VLCS, sub to sub, at yung mga kababuyan na yun. Sabi ko lang, napakabaduy gawin yun. As in, sobrang walang purpose. Ang ibig sabihin kasi kapag ginawa mo yung ganun, kaya ka nag-YouTube para lang sa pera, para lang sa fame. Ang paggawa ng video, ng content, it's something that has to come from here, at backbone is this. Although, you know, iba may pangangailangan, yung iba kailangan ng ganito, ng ganyan. Still, it's a passion and it's something that you have to be serious about. Ito pa, huwag kayong magiging katulad ng mga garbage creator na nakikita nyo sa YouTube. I mean, oo, may mga idol kayo, pero hindi yung iba dun hindi garbage creator. Pero yung iba garbage creator. Hindi ko magets. Bakit yung ibang tao merong 3 million subscribers, pero ang ginawa, basta yun, may ginawa na kabastusan. I mean, that's not a good way to become famous. Basically, people are not going to respect you for what you do. Personally, sa akin, Martians, kaya ako pinili mag-YouTube. Kasi nga, MASCOM student ako. AB Communication Arts student ako. And after I graduated, to be honest, feeling ko, kulang pa yung natutunan ko sa college. Feeling ko, hindi pa sapat. Which is totoo. At ang dami kong natutunan pagka-graduate ko pagdating sa paggawa ng mga videos. At masasabi ko lang, na bukod sa napakainit sa Pilipinas, pero yun nga, to be honest, mas marami akong natutunan pagka-graduate ko ng college compared sa nasa college ako. Kaya minsan pinagsisisihan ko na sana dala ko yung mindset na to sa paggawa ng video nung nasa college pa ako at siguro ang dami kong nagawa na malupit. Or at least, nakuha ko yung award na gusto ko nung college. Isa sa mga takeaways na gusto ko makuha nyo sa vlog na to, Martians, is kapag nag-start kayo ng YouTube channel ngayong 2020, is make sure you make friends with other YouTubers as well. Kung meron kayong naitang small creator na feeling yung makaka-vibe nyo, mag-comment kayo sa video. Pero parang awa nyo na. Huwag kayong mag-comment ng, uy, payakap naman ng channel. Uy, hinalikan ko na yung channel mo. Halikan mo na rin yung sa akin. Uy, bumisita ako sa bahay mo. Bisitaya mo na rin yung akin. Napakarami ko nang narinig na ganun at nabasang ganun. Kung titignan nyo yung video ko na about sa sub to sub, 1,000 comments. Tas halos puro yun lang yung comment. I know, right? Kaya kung may nakikita kayong small time creator, 200 subs, 300 subs, 500 subs, lahat yan namamansin. Ultimo yung 245,000 subs namamansin. Shoutout kay Edmer Guandao. Further than that, masasabi ko lang sa YouTube ko natagpuan yung mga taong makakasama ko ng mas matagal. Yung mga taong masasabi kong makakabanding ko ng mas malupit at masasabi kong tunay kong kaibigan. Minsan hindi nyo malalaman, sa YouTube nyo rin pala matatagpuan yung mga solid na mga kaibigan na makakaintindi sa pinagdadaanan nyo as a creator, sa pinagdadaanan nyo na rin sa buhay. Ayoko naman maging cheesy yung title ng vlog na to, pero vlogging is where I also found my friends. I met a lot of people through vlogging. I had a lot of opportunities also through vlogging. Dumating na rin sa point na binayaran na ako just to vlog, sponsorships, collabs with brands. Because of vlogging, I've unlocked new things about my skill set and ayoko namang gawing drama vlog to, Martians, pero nga kasi. Pero that's one of the things na masasabi kong I'm very thankful for nung nag-start ako mag-vlog. I found real friends. I found real people. I'm happy na nagkaroon ako ng vlog squad. Who knew? I could have friends that can relate to me in a way as a creator. Syempre may mga friends ka pa rin college, best friends, so on and so forth. But iba rin yung feeling kapag naging content creator ka na officially and then magkakaroon ka na ng friends to bond with. Sometimes you're gonna feel in this world
na ikaw lang mag-isa, but you don't know that if you dig further enough, they're just there. Mind blown. Uy, so wala tayong masyadong flair ngayong vlog na to kasi, you know, I've been busy for today. I've been working hard twice. I have to work harder kasi birthday ko. So Martians, kung nanonood kayo ngayon at na-inspire ko kayo ng kahit onti lang at nagtagal kayo sa end or at least sa part ng video na to at tinatanong niyo sarili niyo, gusto niyo ba mag-vlog? Should you start a vlog in 2020? Yes. To sum things up, 1. Just do it. 2. Engage with people. Comment on their videos. Talk to them. 3. Huwag ka magsab-dusab. Be consistent. And find your niche. Alam ko wala akong masyadong ginawa ngayong vlog na to kasi at saka kahapon hindi ako nag-upload. Sinadya ako hindi mag-upload kahapon kasi nga, mahina ang audience retention pag Wednesday. I'll give you more tips if you like. Marami akong natutunan since I got 1,000 subscribers. At syempre, kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell. We just grew 1,283 subscribers today. So, pag nag 1,500 ako, I might do a giveaway. And it's gonna be a daily mic. Peace! By the way, Martians, comment down below on mas gusto nyo, a day in my life as an editor or how I reached 1,000 subs. Or maybe we'll do both sa mga susunod na araw.